Naranasan mo na ba ma-impluwensya ng isang kaibigan na gumawa ng isang bagay na hindi kalooban ng Diyos? At nagtataka ka kasi hindi mo maintindihan kung bakit kanya naisama sa ganitong gawain. At isa pa, itong taong ito ay nagsasabing Christian siya. Naalala ko na may kaklase ako sa college at sinasabi niya sa akin na Christian daw siya. Hindi ko pa alam noon ang ibig sabihin ng Christian, kaya sabi ko, ah okay, ganito pala ang Christian. Cool na cool. Marami siyang tape ng praise and worship song, pero kakaiba kasi rock ang kanyang praise and worship songs. Anyway, naging close friend kami. Siya kasi yung kasama ko sa kalokohan. Alak at droga, yun yung aming pastime. Now, ano yung point? Hindi ko ma-distinguish kung ano ibig sabihin ng maging Christian at hindi sa buhay ng kaibigan ko. Kasi parehas lang naman. Alam mo na sa mga survey ay natuklasan na yung mga nagsabing tagasunod ng Panginoong Yesus at hindi mananampalataya ay wala ng kaibahan. Ang hiwalayan o divorce rate sa mga Kristiyano, halos parehas na sa mga hindi Kristiyano. Yung mga Kristiyanong teenagers ay halos kasing aktibo sa sex ng mga hindi mananampalataya. Pornography, materialism, gluttony, kalaswaan at inggit sa kapwa ay talaga namang nakikita din sa mga taong nasa loob ng church. Narealize ko ng isang taong nagsasabi na siya ay alagad ng Panginoong Yesus pero mas malapit siya sa mundo kaysa sa Diyos ay nangangailangan ng isang pagsusuri kung talaga bang ibinigay na niya ang puso niya sa Panginoong Yesus. Narealize ko na kailangan nating suriin yung ating puso kasi mas madalas ay nagsisinungaling tayo sa ating sarili na hindi natin napapansin. At hindi na natin madistinguish kung ano ba yung totoo doon sa sinabi mo at alin doon ang hindi totoo. Halimbawa, sasabihin mo, gagawin ko to bukas. Pero alam mo sa puso mo na hindi mo naman ito magagawa. Sasabihin mo sa sarili mo, kaya ko naman tigilan ito anytime na gusto ko eh. Pero sa totoo lang, hindi mo kaya. Sasabihin mo sa sarili mo, okay lang ako. Okay lang ako. Pero sa totoo lang, hindi ka okay. Sasabihin mo sa sarili mo, wala yan, pinalampas ko na yan. Hindi na ako naaapektuhan ng mga ganyan. Pero alam mo sa sarili mo na nagngingit-ngit ang kalooban mo sa isang tao na yan. O kaya sasabihin mo sa sarili, hindi naman yan big deal. Pero alam mo sa sarili mo na nahihirapan ka mag-let go. Sabi sa pag-aaral na ang taong mas madalas nating lokohin, sino? Yung ating sarili. Tignan mo yung sabi sa Jeremiah 17:9. Sino makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Grabe no? Minsan pati sa sarili mo hindi mo maintindihan. Bakit? Kasi mandaraya yung puso. Walang lunas ito. Kaya kung hindi ka pa pinapanganak na muli, naku, madadaya ka ng sarili mong puso at magsisinungaling din siya sa ibang tao. Kaya nga, kung meron tayong dapat tutukang suriin sa araw-araw, ay ito yung ating puso. Bakit? Kasi maaaring nakafocus tayo sa mga panlabas. Halimbawa, maaaring nagpaplano ka na magbago sa iyong addiction sa porn. Napakaganda ng iyong intention. Pero mabibigo ka kapag nakafocus ka sa panlabas na behavior. Maaring gusto mong maging mas organized, gumising ng maaga, mahinto ang sobra-sobrang pagbabad sa social media, o kaya gusto mo na kumain ng tama, alisin sa diet mo yung sugar, o kaya gusto mo na mag-ipon ng pera at mawala na yung mga utang mo. Now, napakaganda ng mga ito. Pero kung magpo-focus ka lang sa kanila ng mga panlabas na action, ay mabibigo ka. Bakit? Kasi ang mga behavior na ito ay nag-ugat o nanggaling sa puso. O hindi magkakaroon ng pagbabago sa puso ay hindi magkakaroon ng pagbabago sa panlabas na behavior. Sabi ni Craig Rochelle, if you want to change your life, change your habits. But if you wanna change your habits, let God change your heart. Ang ibig sabihin ay hindi ka magsisimula ng pagbabago sa panlabas kung hindi magsisimula ka ng pagbabago sa panloob. At ihingin natin sa Diyos ngayon na baguhin niya yung ating puso. Pero paano natin nahayaan na baguhin ng Diyos yung ating puso? Sa pamamagitan ng pagsusulit at pagsusuri. Nakakalungkot, marami tayong klase ng test o exams. Entrance exams, placement exams, board exams, driving test, physical exams, blood test, skin test, stress test, pregnancy test. Grabe, ang daming test at exam. Pero wala kang makikita
na ginagawa nating regular sa ating buhay, yung heart check o heart examination. Narealize ko bilang anak ng Diyos, kailangan natin lumago sa lahat ng area ng buhay natin para sa ikararangal ng Diyos. At hindi natin ito magagawa kung hindi tayo magkakaroon ng heart check. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Susuriin natin yung ating puso. Aalamin natin ang nakatago at hihingi tayo sa Diyos ng tulong upang ito ay mabago. Tapusin mo ang mensahe nito. Kasi kung mababago ng Diyos ang iyong puso, magkakaroon ka naman ng pagbabago sa iyong buhay. Magandang araw muli mga ka-WOTG. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6 p.m. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat din pala sa mga bagong members ng ating online discipleship group. Kung gusto mo sumali sa discipleship group, mag-type ka lang ng join sa comment section. Sa mga gusto mag-lead naman ng online discipleship group, ay message nyo lang kami. Type nyo ang salitang lead at magre-reply kami para sa link ng registration. Meron nga pala tayong live worship service sa Uplive na ginaganap every Sunday 10 a.m. Pwede namin kayong ipanalangin dito pagkatapos ng service. Sa mga gustong sumamba, nakasama namin ay mag-type lang kayo ng worship at padadala namin kayo ng link. Kung hindi ka pa nga pala nakakasigurado sa iyong kaligtasan, hindi ka sigurado kung matapos ka mawala sa mundong ito ay makakasama mo ang Diyos sa langit, mag-type ka ng save sa comment section at babahagi ng ka namin ng mabuting balita. Okay, balik tayo sa topic. Tayo ay nasa unang parte ng ating bagong serye na ang tawag ay Change Habit, Change Life. Sa pagbabago ng habit ay magkakaroon ng pagbabago ng buhay. Ang ibig sabihin ay may mga habit tayo na kailangan baguhin upang maging kalarawan ng Panginoong Yesus at ang buhay natin ay magbigay ng glory sa Diyos. So anong unang habit na kailangan natin gawin ngayong week na ito? Ito ay ang habit ng pagsusuri sa ating puso. Ang title ng message natin ay Pagsusuri sa Puso, Alamin ang Nakatago. Basahin natin kung paanong si David ay handang magpasuri ng kanyang puso sa Diyos. Sabi sa Psalms 139:23-24, Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Mula sa talatang ito ay meron tayong tatlong point. See. Bakit see? Kasi kailangan natin makita ng mas malalim kung anong kalagayan at kung anong nakatago sa ating puso. Kaya ipapanalangin natin ito sa Diyos. S, search me. E, evaluate me. E, examine me for offenses. So, isa-isahin natin siya. Number one, search me. Ipanalangin natin sa Diyos na saliksikin niya yung ating puso na nagsisinungaling sa atin. Sabi sa Psalm 139:23, Search me, God, and know my heart. Una, ipasearch natin kay Lord yung ating pagmamahal. Lord, search my love. Lord, lumalago ba ako sa area ng pagmamahal? Ikaw ba talaga ang pinakamamahal ko? Ikaw ba ang una sa buhay ko? Lord, mas lumago ba ang pagmamahal ko sa ibang tao kaysa last year? Sabi sa Mateo 22:37-39, Sumagot si Jesus, Ibigin mo, Panginoon mong Diyos, ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi sa talata, ang greatest commandment ay mahalin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, at pag-iisip. Marahil nagpapasalamat ka sa pagmamahal na pinakita ng Diyos sa iyo. Pagliligtas, pagbibigay ng probisyon, pagpapagaling at marami pang iba. Kaya sobrang grateful ka kay Lord. Pero kaibigan, tanda mo ito, na ang pasasalamat ay hindi pagmamahal sa Kanya. Maring natatakot ka sa Kanya at sobrang mo siyang nirerespeto. Pero kaibigan, ang pagkatakot sa Diyos ay hindi pagmamahal. So ano yung pagmamahal sa Diyos? Ito yon. To love God is to put Him first.
Kung mahal mo ang Diyos, ay uunahin mo siya sa buhay mo. Siya ang priority. Gagawin mo ang lahat para magawa mong i-prioritize ang paghahanap at pagkilala mo sa Kanya. Iba-block mo ang time ng meeting nyo araw-araw. Hindi ka papayag na magsimula ang araw mo nang hindi mo siya kausap. Bakit? Kasi ipapakita mo sa mahal mo na siya ang pinakamahalaga sa buhay mo. Ipapakita mo sa Kanya na kasama mo siya sa maghapon, sa araw-araw ng buhay mo. Ipapakita mo sa Kanya na hindi mo siya isinasantabi. Ipapakita mo sa Kanya na kung wala siya, ay walang saysay ang buhay mo. Minsan sinasabi natin na pag nawala ang boyfriend o girlfriend o asawa ko, mamamatay na din ako kasi hindi ko kaya. Kaibigan, ganyan ka din ba sa Diyos? Kaya sabi mo kay Lord, Lord, search me. Search my love for you. Masigit ba ang pagmamahal ko sa iyo kaysa sa asawa at anak ko? Na kapag wala ka, ay hindi ako mabubuhay? Alam mo, pag ang Diyos ang pinakamamahal mo, mas madali mo na masunod ng iba. Mas madali mo na masunod ang pagmamahal sa kapwa. Bakit? Dahil mamahalin mo ang kapwa mo kahit may atraso sa iyo. Kasi mahal mo ang Diyos. Mas magiging madali ang magpatawad. Bakit? Kasi magpapatawad ka dahil mahal mo ang Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo ang Diyos tapos ayaw mo patawarin ang taong minamahal din niya. And then pag lumago ang pagmamahal mo sa Kanya, mas madaling maglingkod sa kapwa. Bakit? Kasi mahal mo ang Diyos. Kaya uunahin mo ang pangailangan ng iba. Tapos mas madaling mag-worship din sa Diyos. Kasi kung mahal mo ang Diyos, hindi ka magtatanong kung mag-worship ba tayo ngayon o hindi. Para sa'yo, non-negotiable ang worship. Bakit? Kasi mahal mo yung sasambahin mo. Then, magiging mas madali din sa'yo ang sumunod sa utos niya. Bakit? Dahil mahal mo siya. Susunod ka hindi dahil sa takot. Kung hindi, susunod ka dahil mahal mo siya. Then, mas madaling mamuhay ng malinis. Bakit? Kasi mahal mo siya. Kaya kinamumuhian mo din ang kinamumuhian niyang kasalanan. At kapag ang Diyos ang pinakamamahal mo sa lahat, ay hindi ka mahihirapang magbahagi ng mabuting balita sa iba. At lalong hindi ka mahihirapang sumunod na gumawa ng alagad. Kaya tandaan mo ito, kaibigan. Ang pagmamahal mo sa Diyos ay makikita sa pagmamahal mo sa kapwa mo. May nagsabi, "The most loving thing we can do for others is love God more than we love them. For if we love God most, we will love others best." Ano ang pinakamapagmahal na aksyon na magagawa ko sa isang tao ay ang mahalin ang Diyos na mas higit kaysa sa kanila? Yes, kaibigan. Maaring hindi ito maintindihan ng iba, pero kung ikaw ay nakatanggap ng pagmamahal ng Diyos, kung ikaw ay nakatanggap ng grace ng Diyos, at ikaw ay napuno ng pagmamahal ng walang kondisyon na galing sa Diyos, ay nako, magtataka ka sa sarili mo dahil kaya mo ding magmahal ng walang kondisyon. You will take time to serve others. Yung mga taong hindi mo dati kinikibo, kikibuin mo na. Yung mga taong naka-offend sa'yo, babatiin mo na. Bakit? Kasi gusto mo na silang makakilala din sa Diyos. Suddenly, nag-iba ka na. Nag-uumapaw na sa'yo yung pagmamahal. Dati, sarili mo lang iniintindi mo. Pero nagkaroon ka na ng desire na umabot ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng paggawa ng alagad at pagbabahagi ng mabuting balita. Naalala ko, oo, kasi makasarili at nakasentro lang sa akin ng buhay ko. Pero hindi ako makapaniwala sa sarili ko na pagkatapos ng Bible study namin sa D group, kahit gabing-gabi na, hahatid ko pa ang ilan sa participants kasi gabi na. Kahit umabot pa ng 12 a.m. ng umaga, ang paghahatid ko okay lang basta safe sila makauwi. Kaya minsan tinatanong ko sa sarili ko, Mike, ikaw ba yan? Hindi ako nag-aalala na kinabukasan marami pa ako gagawin. At pag tinitignan ko yung aking sarili, bagamat hindi ako perfect, naku, nagagalak ako. Sabi ko, Lord, ang dami mo palang binabago sa akin at patuloy na inaayos hanggang ngayon. Kaya kaibigan, sabi mo kay Lord, Lord, search me. Baka po nakakalimutan ko na kayo. Baka po hindi na po kayo yung first love ko. Search my love for you and search my love for others. Kaibigan, ang pagmamahal sa Diyos ay hindi lang putting Him first in your life. Kung hindi, obedience din sa Kanya. Sabi sa John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga
utos. Now, maaaring sinasabi mo, ay sumusunod naman ako kay Lord, therefore, mahal ko siya. Hindi ganun, kaibigan. Ang pagsunod ay hindi lang yung akto ng pagsunod sa rules at paggawa ng good works. Quiet time? Check. Worship? Check. Patience today? Check. No gossiping today? Check. No mali, kaibigan. Ang pagsunod na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos ay hindi parang robot o pagsunod na merong maling motivation, kundi ang pagsunod na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos ay yung ginagawa mo ang mga bagay na inuutos niya dahil inuudyok ito ng iyong puso na nagmamahal sa Diyos. Ginagawa mo ang pagsunod dahil gusto mong matuwa siya sa iyo at dahil mahal na mahal mo siya. Si David na intindihan niya ito. Sabi niya, mga awit 48, ginaluluguran kong sundin ang iyong kalooban o Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Wow, grabe, makikita mo dito kung gaano kamahal ni David ang Diyos. Una, sabi diyan, kinaluluguran. Parang sinasabi niya, Lord, masayang-masaya akong sundin ang utos mo. Lord, masayang-masaya akong gawin ang pinapagawa mo sa akin. Hindi ako magrereklamo. Hindi ako magdududa. Hindi ko sasabihin wala akong time. Hindi ako mag-excuse kasi masaya akong susunod. Ang nagpapasaya sa puso ko ay tuwing nakakasunod ako sa iyo sa kalooban mo. Wow, kaibigan. Ito ang klase ng pagsunod ang hinahanap sa atin ng Diyos. Kaibigan, nalulugod ka ba sa pagsunod mo sa kalooban niya kahit mahirap? Then sabi pa ni David na ang kautusan na masayang sundin ay nasa puso niya. Wow, grabe. Sobrang intentional. Tinatago niya ang mga utos sa puso niya. Tinatandaan niya, iniingatan niya na hindi manakaw ng kaaway ang salita ng Diyos sa puso niya. Ang ibig sabihin ay minemeditate niya upang masigurado niya na masunod niya ang lahat ng kalooban ng Diyos. Ayaw niyang merong namimiss. Grabe, kaibigan, paano mo sinisigurado na wala kang namimiss na sundin sa utos ng Diyos sa iyo? And then sabihin din natin kay Lord, Lord, search my longings. Nasasabik po ba ako sa presensya niyo? Sabi sa mga awit 42:1-2, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabig ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaring sa presensya mo'y sumamba? Kaibigan, kailan ka huling nanabig sa Diyos? Kailan ka nagutom sa kanyang presensya? Ang sabi sa talata ay kung paano nauuhaw at hinahanap ng usa ang batis, ay ganun din si David. Kaibigan, may tanong ako sa iyo. Natatandaan mo ba nung nagde-date pa lang kayo ng iyong girlfriend o boyfriend? Noong hindi pa kayo mag-asawa, paano kayo lalong na-in-love sa isa't isa? Sigurado, nagbababad kayo sa presensya ng bawat isa. Madalas kayong magkita at kahit walang ginagawa, masaya na kayo. Basta magkasama lang kayo. Natutuklasan mo ang mga nakakatawang bagay sa kanya. Nalalaman mo kung ano ang mga habit niya. Natutuklasan mo ang mga gusto niya at hindi. Nalalaman mo ang kanyang mga pangarap. Nalalaman mo ang kanyang ugali. Natutuklasan mo kung ano ang nakakapagpalugod sa kanya at makakapagpasaya sa kanya. Tapos nag-i-spend time ka din sa kanyang pamilya para maintindihan mo ang pinanggalingan niyang pamilya. At habang nakikilala mo kung sino siya, ay lalo kang nai-inlove sa kanya. The same thing sa ating relasyon sa Diyos. Kung gusto mong ma-inlove sa Kanya, kailangan mong nasain o manabik sa Kanya na makilala mo siya araw-araw. Kailangan mong magbabad sa presensya niya at makipag-usap sa pamamagitan ng panalangin at sa pamamagitan ng pakikinig sa sasabihin niya sa atin. Paano? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. Habang binabasa natin yung kanyang salita, ay makikilala natin ang iba't iba niyang katangian. Na-realize ko na habang binabasa ko ang Bible, ay nakikilala ko siya bilang faithful, patient, kind, loyal, gentle, truthful, just, protective, compassionate, zealous, mighty, romantic, tender, creative, artistic, strong, humorous, sacrificial, generous, thoughtful, at unselfish. Grabe, habang nakikilala mo siya, lalo kang mai-inlove sa kanya. At pag mas lalo kang nai-inlove sa kanya, ay mas matututo kang sumunod ng may kaligayahan. At kapag naman nag-spend time ka sa family niya, sa ating mga kapatiran sa church,
sa ating mga kadigroup, mas lalo mo din siya makikilala base sa karanasan ng mga kapatiran. Kaibigan, simulan mong idalangin sa Diyos, Lord, search me. Search my love for you and my love for others. Search my longing for you. At kapag pinarealize sa iyo ng Diyos na ikaw ay hindi nagmamahal sa Kanya, ay agad kang magsisi. At simulan mo siyang hanapin dahil mahal na mahal ka niya at nais niya magpakilala sa iyo. Gawin mo yung pakikipag-usap sa kanya araw-araw, huwag kang titigil. At siguraduhin mo na hindi ka bibitaw hanggat hindi mo natatanggap ang pagmamahal niya sa iyo. Gusto niya maintindihan mo ang lawak ng pagmamahal niya sa iyo. Bakit? Dahil magbubunga ito ng pagmamahal din sa kanya. Sabi sa 1 John 4:19, tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. So, paano ba natin susuriin ang ating sarili? Sabihin natin sa Diyos, Lord, search me. Then number 2, sabihin natin sa Diyos, Lord, evaluate me. Suriin mo ako, tantsahin mo ako, sukatin mo ako, testingin mo ako, Lord. Pero saan tayo i-evaluate ni Lord? Tuloy natin yung Psalms 139:23. Test me and know my anxious thoughts. Sabi ni David, test me and know my anxious thoughts. Ibig sabihin, sasabihin natin kay Lord na suriin niya ang mga pinag-aalala natin. Evaluate niya kung saan at bakit tayo natatakot. Parang sinasabi ni David, Lord, tignan mo nga kung ano ang mga bagay na kinakatakutan ko. Lord, alamin mo sa puso ko ang mga bagay na pinag-aalala ko. Parang sinasabi ni David, Lord, tignan mo kung buo pa rin yung pananampalataya ko sa iyo sa gitna ng mga problema na ito. Kaibigan, naitanong mo na ba ito sa Diyos? Lord, ang dami kong pinagdadaanan na problema. Pwede mo bang i-check kung buo pa din yung pananampalataya ko sa iyo? Narealize ko, may mga pangyayari sa buhay natin na maaring maging dahilan ng ating pagdududa sa Diyos. Kaya sasabihin natin sa Diyos na i-evaluate nyo nga ako, Lord, sa iba't ibang area. Halimbawa po, through testings, sa pamamagitan ng mga pagsubok, masusuri natin yung ating pananampalataya. Sabi sa Isaiah 48:10, dinalisay kita ngunit hindi tulad ng pilak. Sinubok kita sa horno ng kapighatian. Narealize ko na ating pananampalataya ay nasusubukan sa mga testing ng buhay o horno ng kapighatian. At sa mga ganitong may hirap na pagkakataon, ay may dalawang choices tayo. Pipiliin ba nating maniwala na ang Diyos pa rin ang may control ng lahat ng bagay at kahit anong mangyari ay susunod pa din tayo sa Kanya? O pipiliin nating sumubok ng ilang paraan sa sarili nating lakas kahit pa nga hindi naman ito ang kalooban ng Diyos? Halimbawa, nawalan ka ng trabaho at nagdulot ito sa iyo ng stress at pangamba sa hinaharap. Now, mayroon kang pagpipilian. Una, maniniwala ka na sa kabila ng pagkawala ng iyong trabaho ay ang Diyos pa din ang may control ng lahat ng bagay. Magtitiwala ka na may plano ang Diyos sa iyo at sa halip na magtampo sa Diyos, itutuloy mo yung pagpapalago ng relasyon mo sa Kanya. Ipapanalangin mo ang iyong kalagayan at maghahanap ka din ng bagong opportunity. Tapos, hihingin mo sa Diyos ang direksyon niya araw-araw patungkol sa bubuksan niyang opportunity para sa iyo, patungkol sa bagong trabaho. Now, sa kabaliktaran naman, maaari mo ding piliin yung pangalawa na umasa sa sarili mong lakas at diskarte nang hindi isinasaalang-alang ang kalooban ng Diyos. Halimbawa, nagdesisyon ka na gumawa ng hindi ethical na mga paraan upang kumita tulad ng pagsisinungaling sa iyong resume o interview para sa bagong trabaho o kaya paggawa ng illegal na mga gawain. Narealize ko na sa bawat desisyon, ang pananampalataya ng isang tao ay naipapakita sa kung paano niya hinarap ang mga hamon o trials. Kaya kaibigan, ipasuri mo sa Diyos ang iyong sarili kasi baka hindi ka na nagtitiwala sa Diyos. Lord, evaluate mo po ako sa mga trials na pinagdadaanan ko. Pero hindi lang sa trials natin tatanungin ang Diyos, kundi pati sa ating mga troubles. Kasi hahayaan ng Diyos minsan na dumaan tayo sa kaguluhan. Sabi sa Awit 91:15, kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan.
aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Narealize ko na bagamat may pagkakataon na hinahayaan ng Diyos ang mga kaguluhan at problema, ay pinapaalala naman niya sa atin na andyan lang siya at nag-aantay ng paghingi natin ng tulong. Sabi niya, kapag sila ay tumawag, lagi akong handang makinig. Ang ibig sabihin ay wala naman palang reason kung bakit ka mag-aalala. Kasi anytime na tumawag ka sa Diyos, ay papakinggan ka niya. Hindi niya sasabihin busy siya, kundi buo ang attention na ibibigay niya para makipag-usap sa'yo. Kaya kaibigan, itanong mo sa Diyos, Lord, evaluate me. Kung may pinagdadaanan akong problema, hindi ba nagbabago ang pagkakilala ko sa'yo bilang mabuti at tapat na Diyos? Nag-aalala ba ako na baka hindi ka tumupad sa pangako mo na magbigay ng pangangailangan ko? Kaibigan, I'm sure may mga pagkakataon na nadi-discourage ka dahil dito nagre-rebelde ka sa Diyos. Iniisip mo na hindi siya mabuti. Nakakalimutan mo na yung grace niya sa'yo. Nakakalimutan mo na kung gaano kanya kamahal. Pero ito yung tandaan mo, kaibigan. Balik ka sa Diyos. Huwag kang magduda sa kabutihan ng Diyos sa'yo. Oo, may problema ka pa sa ngayon. Pero tingnan mo ang pangako niya. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Lord, evaluate mo po ako. Kung ako ba ay nagtitiwala pa din sa mga pangako mo sa akin, kaibigan, magtiwala ka sa Diyos. Dahil tingnan mo, ang gagawin niya sa oras na tumawag ka, papakinggan, sasamahan, sasaklolohan, ililigtas at hindi lang yon, paparangalan ka pa. Ang ibig sabihin ay kung dapang-dapa ka man ngayon, ay may araw na itataas ka naman ng Diyos. Kaya sabihin mo kay Lord, Lord, evaluate me, baka lumalayo na ako. Evaluate me, baka nagsisimula na ako magduda sa'yo. Ibigan, tandaan mo yung awit 91:15. Itago mo ang pangako ng Diyos sa iyong puso upang mapaglabanan mo ang mga panghihina na dulot ng trials at troubles. Narealize ko, hindi lang trials at trouble ang nagtutulak sa ating magduda at magkasala sa Diyos, kundi pati na yung temptation. Kaya sabihin natin sa Kanya, Lord, evaluate me tuwing merong temptation. Lord, humihingi ba ako ng tulong sa'yo tuwing natetempt ako? Lord, nakikita mo ba sa puso ko kung gaano ko kinamumuhian ang kasalanan na ito? Lord, nagbibigay na lang ba ako ng excuse para ma-justify ko yung pagpatol ko sa temptation? Sabi sa 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Salip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito, kaibigan. Marahil may nagawa kang kasalanan at sinabi mo na matindi naman kasi ang temptation na ito, kakaiba talaga, kaya di ko kayang tanggihan. Mali, kaibigan, ang temptation na naranasan mo ay nararanasan din ng iba. At ito ay napagtagumpayan nila sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ito ang tandaan mo, kaibigan. Kaya kang tirisin o padapain ng Diablo, pero hindi niya ito magagawa hanggat hindi pinapahintulot ng Diyos. So, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ay kayang limitahan ng Diyos ang pwedeng gawin ng Diablo. Kaya niyang limitahan ito ayon sa makakaya mo sa tulong ng Diyos. Kaibigan, tandaan mo ito. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng isang pagsubok na hindi mo kayang lusutan. Sa tulong niya ay kaya mo itong malampasan. Kaya nga, tandaan mo ito, mananalo lang sa'yo ang temptation kung pinagnanasaan mo din ito. Pero kung gusto mong sumunod talaga sa Diyos, tutulungan ka niya makatakas mula sa kasalanan na ito. Yung pangako ng Diyos sa talata na bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito ay para ito sa mga anak niya na gustong sumunod sa kanya. Pero kung pinagpaplanuhan mo ang kasalanan, gustong gusto mo, hindi ka matutulungan ng Diyos dahil ikaw mismo ang lumalapit sa temptation. Kaya kaibigan, hilingin mo sa Diyos na suriin kanya upang maipaalala niya sa iyo kung lumalayo ka na sa kanya. Upang maipaalala niya sa iyo na sinasadya mo na ang kasalanan. Lord, evaluate me. Meron ba akong paboritong kasalanan? Bakit ako natatalo nito? Talaga bang gusto kong makawala dito? O hinahayaan ko na lang ito
ang mag-control sa akin. Kaibigan, alalahanin mo na ang temptation ay kasama na sa buhay. Pero hindi mo kailangan maging biktima nito. Huwag ka patalo sa diablo. Huwag mo hayaan panglaruan kanya. Takbo ka sa Diyos at sabihin mo, Lord, evaluate me. Ipakita mo po sa akin ang mga temptation na tumatalo sa akin at tulungan mo po ako mapagtagumpayan ito. Hindi magmamatter kung gaano ka ka-spiritual. Kaya't gawin nating habit ang pagbantay sa ating sarili. Huwag mo isiping exempted ka na sa temptation dahil nagsiserve ka na kay Lord. Huwag mo sabihing D-group leader ka na at ikaw ay exempted na sa temptation at wala na itong laban sa'yo. Huwag mo sabihin, siguro naman okay na itong kasalanan na ito. Maiintindihan naman ito ni Lord kasi nagsiserve naman ako sa church. Mali, kaibigan. Sa halip, kamuhian mo ang kasalanan at iwasan mo ito. Hingin mo sa Diyos na mapuspos ka ng banal na spirito. Ang ibig sabihin ng mapuspos ay moment by moment ay hahayaan mo na ang magkokontrol ng buhay mo ay ang banal na spirito. Magsasubmit ka sa leading at conviction niya sa iyo. Magsasubmit ka sa tuwing pinapaalala niya sa iyo ang mga pangako ng Diyos. Ito lang ang way, kaibigan. Kung lumalakad ka sa Espiritu ay hindi makakapanaig sa iyo ang diablo. Sabi sa Galatians 5:16, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Hindi sinabi diyan na lakasan mo yung self-control mo at hindi mo mapagbibigyan ng pagnanasa ng laman. Hindi sinabi diyan na damihan mo ang ministry mo at mananalo ka sa laman mo. Hindi, ang sabi diyan, mamuhay kayo ayon sa Espiritu. Sa ibang translation, walk by the Spirit. Lalakad ka na may pagpapasakop sa kagustuhan niya moment by moment. Ang kaibahan ng mga taong nagmamature at nagbabago at ng mga taong hindi lumalago ay yung paglakad sa Espiritu. Kaibigan, kung matututunan mo sumunod sa Espiritu, ay mapagtatagumpayan mo ang temptation at ikaw ay lalago at ikaw ay magmamature. Kaya sabihin mo kay Lord, Lord, evaluate me. Lumalakad ba ako sa Espiritu? Napagtatagumpayan ko ba yung aking laman? Kung hindi, kaibigan, ay mag-repent ka. Simulan mong gawing habit ang magpasakop sa banal na Espiritu. At bilang anak ng Diyos, tumingin ka sa future mo na hinanda niya para sa iyo. Ikaw ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Kapag sa eternity ka nakatingin, isusuka mo yung mga temporary pleasure na humihila sa iyo para hindi mo makuha ang reward na hinanda sa iyo ng Diyos. Si King Louis XVI ng France ay may isang anak na lalaki. Si King Louis ay kinuha at kinulong ng mga taong gusto siyang tanggalin bilang hari. Yung kanya namang anak, ang prinsipe na tagapagmana ng trono, ay kinuha din nila. Naisip nila na kung masisira nila ang karakter ng batang ito, ay hindi nito marirealize kung gaano kadakila ang nagaantay sa kanya sa palasyo at tuluyan na siyang hindi magiging hari. So, dinala nila yung bata sa malayong lugar at doon sa lugar na yon, pinasama siya sa mga taong masama ang influence. Pinaligiran siya ng mga taong normal lang sa kanila ang pagmumura at pagsasalita ng malalaswang bagay. Inexpose siya sa mga iba't ibang klaseng pagkain. Inexpose siya sa mga iba't ibang klaseng bisyo. Pinaligiran siya ng iba't ibang babae at kalaswaan. 24 hours a day ay binababad siya sa mga bagay na humihila sa kanya sa kasamaan. Sa loob ng 6 na buwan ay ganun nang ginagawa sa kanya. Pero kahit na ganun, hindi man lang natinag ang bata sa kanilang mga temptations hanggang matapos yung mga matitindi pang mga panunokso sa kanya na hindi din pinansin ng bata, ay nagsimula na silang magtanong sa bata. Sabi nila, ang dami naming binibigay sa iyong masasarap na bagay, pero tinatanggihan mo. Ang mga bagay na ito magbibigay sa iyo ng pleasure, satisfaction sa laman mo, pero bakit hindi mo kinakagat? Alam mo, sabi ng bata, hindi ko maaaring gawin ang pinapagawa mo dahil ako ay ipinanganak na maging hari. Kaibigan, ikaw ay ipinanganak na muli ng Diyos. Ikaw ay anak na niya. Ikaw ay ipinanganak na maging tagapagmana ng kaharian niya. Hindi ka ipinanganak na muli
para patulan yung mga temptations na yan sa buhay mo. Gawin mong habit ang pagsusuri sa sarili. Lord, evaluate me. Pinagpapalit ko ba ang mga mana ko sa langit sa mga temporary pleasure ng mundo? So paano natin makikita na mas malalim ang kalagayan ng ating puso? Number one, sabihin natin sa Diyos na search me, Lord. Number two, evaluate me. And lastly, number three, Lord, examine me for offenses. Lord, suriin mo po kung ano mga masasama ang ginagawa ko na hindi nakakalugod sa iyo. Tuloy natin yung Psalm 139:24. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Narealize ko, ito ang pinakamahirap nating gawin. Kasi ayaw nating may nagsasabi sa atin ng ating kamalian. Isa na ako dito. Kaya nga, nagsisinungaling tayo sa ating sarili. Nagpe-pretend tayo na okay tayo kahit hindi. Pero ito yung kailangan nating matutunan, kaibigan. Lalo na kung gusto mo maging close sa Diyos. Ang pakikipag-fellowship mo sa Diyos ay may requirement. Ano yun? Ang pagiging totoo sa kung sino ka sa harap ng Diyos. Hanggat hindi mo ina-acknowledge na ikaw ay makasalanan, hanggat hindi ka nag-a-agree sa harap niya na ikaw ay may pagkakamali, ay hindi ka magiging close sa kanya. Kasi yung pride mo ang maglalayo para magkaroon kayo ng malapit na relasyon at fellowship. Sa kabaligtaran, kung meron kang broken spirit, ikaw ay poor in spirit, ikaw ay magkakaroon ng malapit na relasyon sa kanya. Sabi sa Matthew 5:3, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Ang ibig sabihin ng poor in spirit ay hindi mahirap ka sa pera o ari-arian, kung hindi ito ay kabaligtaran ng taong buo ang confidence sa sarili. Ang pag-asa niya ay nasa sariling galing at lakas. Pero ang poor in spirit ay wala kang confidence sa sarili mo. Nire-recognize mo na wala kang magagawa sa sarili mo kung wala ang Diyos. Hindi mo kaya magpakabuti kung wala ang tulong ng Diyos sa iyo. Kinikilala mo ang iyong mga kasalanan. Alam mo na bankrupt ka spiritually sa harap ng Diyos. At dahil dito, sabi sa talata, ikaw ay blessed. Ikaw ang merong pagpapala sa Diyos. Ang sabi dyan ay, for theirs is the kingdom of heaven. Wow, na-realize ko na baligtad. May mga self-reliant at self-confident na mga tao na nagsasabi na sila ay pupunta sa langit dahil mabuti silang tao. Marami silang natulungan at marami silang good works. Pero tingnan mo, ayon sa talata, sila ang hindi makakakita ng kaharian ng Diyos. Pero sa kabaligtaran, yung mga taong poor in spirit, nagsasabi na makasalanan sila. Wala silang ka-confidence sa sarili nila. Kaya inilalagay nila ng buo ang pananampalataya nila sa Panginoong Jesus na nagbayad ng lahat ng kasalanan nila. Kaya tingnan mo, ang sabi sa talata, para sa kanila ang kaharian ng Diyos. Kaya kaibigan, sabihin natin kay Lord, Lord, examine me for offenses. Baka po nakaasa na ako sa sarili ko at hindi na sa inyo. Sabihin nyo, lahat ng masama akong nagawa upang mabago ko po ito sa tulong nyo. Sabi sa Kawikaan 28:13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Grabe no? Kung tago ka ng tago ng kasalanan mo, kung palagi ka nagpe-pretend na wala kang kasalanan, ay kaibigan, ang sabi sa talata, hindi ka mapapabuti. Hindi ka kahabagan ng Diyos. Ang habag ng Diyos ay para sa mga taong umaamin ng kasalanan. Pero kung hindi ka umaamin, ay hindi ka kahahabagan ng Diyos. Hindi sinabi sa talata na ang habag ng Diyos ay para sa mga perfect. No. Ang habag ng Diyos ay para sa mga taong hindi perfect at nagkakasala, pero marunong umamin at magpakumbaba sa Diyos. Yun, sila ang kahabagan ng Diyos. Narealize ko si David, kagaya natin, hindi din perfect. Nagkasala din siya. Pero sa halip na itago yung kanyang kasalanan, inamin niya ito agad nung kinausap siya ni Samuel. Nung araw, may panahon na nagpaiwan si David sa kanyang palasyo. Hindi siya sumama sa digmaan na dapat sana kasama siya dahil siya yung hari. Pero hindi siya sumama. At doon sa kanyang pananatili sa palasyo,
namataan niya si Bathsheba. At hindi doon nagtapos ang kwento kasi pinakuha niya si Bathsheba na asawa ni Uriah at sinipingan ito. At hindi nagtagal na buntis si Bathsheba dahil dito gustong pagtakpan ni David ang kasalanan niya. Kaya pinatawag niya si Uriah upang pauwiin ito sa kanila at pasipingan sa kanyang asawa. Para nga naman isipin ng mga tao na si Uriah ang ama ng pinagbubuntis nito. Kaya lang, hindi tumuloy si Uriah sa kanila. Hanggang sa nag-decide na si David na ipadala ulit sa digmaan si Uriah at ilagay siya sa unahan habang may digmaan upang siya ang mamatay. At ganun nga nangyari, namatay si Uriah. Grabe, inabuso ni David ng kanyang kapangyarihan. Nag-violate siya ng inosenteng tao si Bathsheba. Nangalun niya siya. Sinira niya ang isang pamilya. Pinatay niya si Uriah. Tapos nung sinilang ang anak nila ni Bathsheba, as a consequence, nagkasakit ito at namatay. At grabe, unti-unti, step by step, palaki ng palaki, palalim ng palalim ang naging kasalanan ni David. At hindi niya ito nalalaman. Bakit? Kasi madaraya ang puso. Dinadaya niya ang kanyang sarili. Okay lang ako. Wala akong problema. Buti na lang nung sinabi ni Samuel sa kanya ang kanyang kasalanan, agad niya itong inamin sa Diyos. Kaibigan, kumusta ang iyong puso? Paano mo nakikita ang iyong sarili pagdating sa kasalanan? Kapag meron kayong accountability and prayer partnership, anong sinasabi mo sa iyong partner? Okay lang ako, be, improving gaya ng dati. Kaibigan, make this a habit. Sabihin mo kay Lord, Lord, examine me for offenses. Kasi kung palagi mo sinasabi okay ka, o kahit hindi mo sinasabi na okay ka, pero wala ka ding ginagawa para alamin ito at baguhin, ay ang tawag dito sa Bible ay mataas ang tingin sa sarili. O they flatter themselves too much. Sabi sa Psalm 36:2, dahil mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, hindi niya nakikita ang kanyang kasalanan para kamuhian ito. Narealize ko na mabibigo, magbago ang isang tao kapag masyadong mataas ang tingin niya sa sarili. Dinadaya lang niya yung kanyang sarili. Hindi ako masamang tao, wala akong ginagawang masama. Kapag meron kang gustong i-correct sa taong ito, hindi mo siya makokorek kasi sasama ang loob sa'yo. Salip na aminin ang kasalanan niya. Kaya kaibigan, kailangan mo maging habit ang pagsuri sa puso mo. Lord, examine me for offenses. Mag-ingat ka, kaibigan, dahil kapag mas marami kang alam sa Bible o mas mataas ang edukasyon mo, may tendency ka na maging mataas ang tingin sa sarili. Sabi sa 1 Corinthians 8:1, kahit marami na ang ating nalalaman, dapat nating tandaan na kung minsan ang kaalaman ay nagpapayabang sa tao. Kaibigan, kapag mas dumadami ang kaalaman mo sa Biblia at kaalaman mo sa ibang area, mas dapat nating sinusuri yung ating sarili. Lord, examine me for offenses. Baka po kasi lumalaki na ang ulo ko. Lord, examine me for pride. Baka yumayabang na po ako. Ingatan din natin kung tayo ay nagsiserve na kay Lord. Bakit? Kasi mas nagkakaroon tayo ng pride. Okay naman ako. In fact, nagsiserve ako sa Sunday school. Ganito yung ginagawa ko sa church. Nagtuturo pa nga ako eh. Kaibigan, kung tayo'y naglilingkod na, ay mas lalong dapat nating sinusuri yung ating puso. Kasi baka mali yung motivation kung bakit tayo nagsiserve. Lord, examine me for offenses. Baka kaya po ako nagsiserve kasi gusto ko lang ma-please ang aking D-group leader o ang aking magulang na pastor. Lord, baka kaya po ako nagsiserve dahil gusto ko lang maging maganda ang tingin sa akin ng mga tao. Lord, examine me. Baka meron po akong pride sa iba't ibang paraan. Lord, examine me kung ako ba ay harsh sa ibang nagkakasala. Pinupuna ko sila ng may kayabangan at hindi ko tinitignan yung aking sariling kamalian. Lord, pag ba merong sumita sa akin, sinasabi ko ba na wala kayong pakialam buhay ko ito? Lord, madalas ko bang i-compare ang sarili ko sa iba? Kaibigan, mas makikita natin ang sarili nating offense kung ang sarili natin kinukumpara natin sa Panginoong Jesus. Hindi sa ibang tao. Kasi pag sa kapwa mo tao ka nag-compare, talaga naman sasabihin mo mas mabuti ka kaysa sa kanila. Pero pag sa standard ng Panginoong Jesus ka nag-compare, marami kang marirealize na mali. Bakit? Kasi ang Panginoong Jesus ay banal at perfect. At hindi ka matatapos magsikap na mag-improve kasi alam mo na hindi ka magiging perfect.
Kaya patuloy ka lang na mag-e-examine ng iyong sarili. Kaya kaibigan, huminto ka muna kahit nasan ka ngayon. Pag-isipan mo mabuti, anong mga offense ang dine-deny mo? Anong kasalanan ang nirarationalize mo? Anong issue ang tinatago mo? Ito ba'y addiction sa porn, alcohol, o drugs? Ito ba ay iyong anger o temper? Tapos sinasabi mo, hindi ako magagalit ng ganito kung hindi dahil sa ginawa mo, ikaw ang may kasalanan. Ikaw ba ay nagpe-flirt sa opposite sex? Addicted ka ba sa pagkain na sobra? Addicted ka ba sa paggastos ng pera at nagpe-pretend ka na parang wala kang problema? Mataas ba ang pride mo at sinasabi mo na hindi mo kailangan ng tulong ng iba? Ibigan, tanda mo ito. Ang paghingi ng tulong sa iba ay hindi sign ng weakness, kung hindi ito ay sign ng wisdom. O kaya naman, maring nagwo-worship ka, pero lumilipad ng iyong isip. Present ka sa worship, pero absent ang puso mo. Kaya nga, tanungin natin ng Diyos, Lord, examine my heart for offenses. Kaibigan, maring kinakausap ka ng Diyos sa pamamagitan ng ibang tao. Kaya lang, hindi mo ito pinapansin. Tanda mo ito. Kaibigan, kapag merong isa o dalawang taong sumisita sa'yo sa parehas na issue, nako kaibigan, makinig ka na. At huwag ka magalit sa kanila. Maaring may nagsasabi sa'yo, kaibigan, medyo hindi mo na naiiwasan ang paglalasing. Kailangan mo na itong ihinto bago pa masira ang iyong kalusugan at testimony. Kaibigan, makinig ka at magbago. O kaya maaring may nagsasabi sa'yo, kaibigan, yung uri ng iyong pananamit nakakadistract na sa mga nag-worship. Kaibigan, makinig ka at magbago. Kaibigan, unawain mo ito mabuti. Pag sinabi mo sa Diyos na search me, evaluate me, examine me, ay bukod sa salita ng Diyos, gagamit din siya ng tao na magtutuwid sa'yo. Kaya huwag ka magagalit sa kanila. And then suriin din natin ang ating sarili kung ano mga bagay na pinangangatwiranan natin. Kapag palagi nating naririnig sa sarili natin na hindi naman ito big deal, nako, most likely big deal yan. Misa sasabihin mo, hindi naman big deal ang pag-absent sa office kasi nagagawa ko naman ng trabaho ko. Nako kaibigan, tignan mo mabuti ang iyong sarili kasi nagsisinungaling ka na sa sarili mo. Kapag masyado ka defensive, nako, meron kang kailangan baguhin kaibigan. Kaya gawin mong habit ang pagsusuri sa sarili. Sabihin mo sa Diyos, Lord, search me. Evaluate me. Examine me for offenses. At pag ginagawa mo ito, magkakaroon ka ng pagbabago sa iyong buhay. Mas magagawa mo ang layunin ng Diyos sa iyong buhay. Narealize ko na merong isang pinaka-importanting pagsusuri ang dapat nating ginagawa sa ating sarili. Ito ay ang pagtiyak kung ang ating bang pananampalataya ay tunay at kung ang Panginoong Hesus ba talaga ay nasa atin. Sabi sa 2 Corinthians 13:5, suriin ninyo ang inyong sarili kung talaga may pananampalataya kayo kay Kristo. Tingnan ninyong mabuti ang inyong sarili. Hindi nyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. Sabi sa talata ay suriin natin yung ating sarili kasi baka hindi tunay yung ating pananampalataya. Kaibigan, ano mga bunga ang nakikita natin sa ating buhay dahil tayo ay nanampalataya na sa Panginoong Yesus? Anong patunay ang nakikita natin sa ating buhay na siya ay talagang nananahan na sa atin? Kasi kung totoo yung ating pananampalataya, magkakaroon ito ng bunga sa ating buhay. Magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Magkakaroon ka ng desire na paluguran siya sa buhay mo. Magkakaroon ka ng desire na makipag-usap sa kanya araw-araw dahil may relasyon na kayo. Magkakaroon ka ng desire na kamuhian ng kasalanan. Magkakaroon ka ng desire na ipaggamit ang iyong sarili sa Diyos para sa pagdala ng mga kaluluwa sa kanyang kaharian. Kaibigan, ang mga ito ang bunga ng tunay na pananampalataya, ang pananampalataya na buhay at hindi patay. Kaya nga sabihin mo kay Lord, Lord, search my heart, evaluate me, examine me, kung meron na pong bunga ang aking pananampalataya, kung buhay po ba ang pananampalataya ko o patay. Kung wala pa, ay tulungan mo akong manampalataya sa iyo ng tunay upang magbago po ako para sa ikararangal mo. Kaibigan, marami iniisip mo na parang wala pa yata ang mga bunga na ito sa aking buhay. Gusto kong matiyak ngayon na nasa akin na talaga ang Panginoong Yesus.
Ibigan, manampalatay ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Manampalatay ka na sa biyaya niya ay patatawarin niya ang lahat mong kasalanan. Kapag ginawa mo ito, ngayon din patatawarin ka niya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ilagay mo yung pananampalatay mo sa kanya sa pamamagitan ng panalangin. Kahit nasaan ka ngayon, sabihin mo sa kanya, Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga'y binubuksan ko ng aking puso. Pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po ako lumago at maglingkod sa iyo. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Yesus, ay mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagoang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, ay inahanya kitang mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nangihina, nakakaba sa buhay at nasa kabigatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section. Kung napapanood mo naman ito sa Facebook, ay click mo lang yung send message at type mo doon ang salitang join. At may magre-reply sa iyo para sa link ng registration form. Salamat nga pala sa mga regularly na nagsusupport sa ating ministry. At kung gusto mong maging partner sa ministry na ito, na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan, ay inaanyaya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link ng donation page sa baba ng description. Pag hindi nyo nakita ang link, ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. Sa ating pagtatapos, ay iwan ko ito sa iyo. Sabi ni Israel Samuel, "You should examine yourself daily. If you find faults, you should correct them. When you find none, you should try even harder." Kaibigan, ang pagsusuri sa sarili ay araw-araw. Habang ine-enjoy mo ang time ninyong dalawa ni Lord, tanungin mo siya, "Lord, search me. Mas lumago ba ang pagmamahal ko sa iyo kaysa last year? Lord, mas nasasabik ba ako makapiling ka kaysa last year? Lord, search me. Lord, evaluate me. Patuloy ba ako nagtitiwala sa iyo kahit may trials at troubles? Lord, evaluate me. Kung sa tulong mo, ay intentional ba ako na iwasan ang temptation sa buhay ko? Lord, examine me for offenses. Kinamumuhian ko ba ang kasalanan o hinahayaan ko lang ito sa aking buhay?" Kaibigan, kung may nakita kang kailangan baguhin, ay baguhin mo ito. Kung wala naman, mas lalo ka pa magpasuri sa Diyos hanggang makita mo ang kailangan mong baguhin. Bakit? Change habit, change life. At pag nagkaroon ka ng pagbabago, ikaw ay magpapabuti at magbibigay ito ng glory sa Diyos. Kasi hindi ka na kasama sa mga Christian na parehas lang ang buhay sa mga hindi Kristiyano. God bless!